Mga ka-Vertusyo, panibagong content po tayo ngayon at ngayong araw napilitan po akong gumawa ng content sa coin na ito dahil po may nakita po akong kaibigan po natin sa FB na nag-o-offer po na willing niya pong bilhin ang coin na ito ng 100,000. At baka kasi meron po kayo, kaya at the same time giving information na rin ito sa inyo. Ang coin po na pinag-uusapan po natin dito ay itong 25 centavo na year 1962. Baka kasi meron po kayo nito, yung mga tita, tito po natin dyan na makapanood po sa video na ito. Baka may naitabi po kayong coin na ganito at nalinis nyo po. At kasingkinang katulad po nitong hawak ko po ngayon, 25 centavos po ito, lumang-lumang coin na po ito, 1962. Meron po tayong isang kaibigan na nagngangalang Tukmol TV. Pwede nyo pong i-search sa FB para makita nyo po siya. Marami po itong followers. Kumikita na po ito. At sabi nga niya, he is willing to offer a negotiation for 100,000 sa coin na ito. Kaya kung meron man kayo, sabay-sabay natin siyang i-message. Pero panoorin nyo muna itong video na ito dito sa Vertusyo. Alright mga Vertusyo, disclaimer lang at saka ano, konting pagpaliwanag lang din kasi ang dami po sa inyo na nagme-message kung bumibili po ba kami ng mga old coins. Ang sagot po, yes, pero hindi pa kaya. Hindi pa muna ngayon. Hindi muna makakabili sa mga old coins na ito. Kasi nga, itong mga old coins na ito ay may malaking value nga po. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina na may naghahanap ng 100,000 po ang halaga po bawat isa ng ganito. Kaya nga ang lagi ko pong advice sa mga nag-o-offer ng ganito, dalhin po sa subastahan. At bago po natin syempre yon dalhin sa subastahan, mas mainam po na malinis po yung coin po natin. Mas makinang, mas malinis, mas malaki ang value. Mas mataas ang pwede pong presyo na ilagay po ninyo kapag ka ibebenta nyo na po. But now, hindi nyo po kailangan pumunta ng subastahan. Hindi na dahil sa information na ito sa video ko na ibibigay sa inyo. Kasi nga si Tukmol TV ay willing pong bumili po nito. So tingnan natin closely po ang coin na ito na sinasabi ko po sa inyo ngayon at willing na bilhin ni Tukmol TV for 100,000. At kung tingnan po natin kung same po ba ang features na meron po ang meron kayo para po yung halaga na gusto po niyang i-offer sa inyo ay ma-meet naman ng coin na meron kayo. Okay? So, tignan natin ito closely. So, unahin natin pagtingin closely ang harap na bahagi po ng coin na ito. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung pinakaunang logo na meron po ang BSP, which is connected pa tayo yata sa during that time. Yung administration na meron tayo ay connected pa tayo sa Amerika. Kaya kung mapapansin po ninyo itong logo na ito, ito pa yung combination ng Amerika at Pilipinas. Ito pa yung logo na ito. At makikita nyo naman ang influence ng Amerika sa description na yan. Ang nakalagay po ay Central Bank of the Philippines. So very English pa siya, very American pa siya, which is pinalitan na po ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ginawang Tagalog na Tagalog or Filipino na Filipino. But on this coin, Central Bank of the Philippines po ang meron po tayo dito. Tapos makikita po natin itong logo na ito. Yan, may eagle at saka lion. So pinagsamang pwersa po yan ng administration ng Amerika at ng Pilipinas. Tapos syempre ito po yung logo ng watawat po ng Pilipinas. Merong sun sa gitna at may tatlong bituin na nagsisilbing bituin ng lalawigan po yan. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa likod naman po, makikita po natin ang mga katagang 25 centavos.
25 centavos po yan. Tapos isang babae po. Ito ay, kung hindi ako nagkakamali, itong nasa likod ay, ano po ito, Mayon. Mayon Volcano po yan. Tapos syempre, ang series po ng coin na ito ay 1962. Very old na po ang coin na ito. Kaya nga po, ito ay very rare to find at si Tokbo TV po ay naghahanap yata para sa kanyang collection at willing niya pong bayaran nga po, mga kabertusyo. Hindi po kayo nagkakamali sa narinig po ninyo. 100,000 po ang willing niya pong ibayad sa bawat individual na coin na ito. At baka meron po kasi kayo. Itong hawak ko po dito, ay ito lang din ang meron talaga ako. Kaya parang ang hirap pakawalan. May sentimental value, lalo na at sponsored po itong coin na ito sa isang estudyante ko. Pero parang nakapag-isip-isip din ako, 100,000 po ang kapalit na ito. Sentimental value versus 100,000. Sino ang pipiliin ko? Yan. So ito po yung mga old coin na meron ako, mga kabertusyo. Meron ako 1974, meron ako 1972. Tapos 1 peso po ito na 1976 po yan. 1976. Tapos ito nga, 25 centavos na 1962. Tapos meron din akong 5 pesos na 1993 naman po yan. So ito yung mga coin na very rare to find na. Old na po ito. At the same time, hinahanap ni Tokmol TV at nag-o-offer po siya ng malalaking halaga po talaga sa mga coins na ito. Kaya kalaban ko po ngayon yung mga sentimental value na meron po ako sa mga coins na ito. Kasi wala na akong iba. Mag-isa lang talaga ito. So, alin po ba dito? So, makipag-negotiate po ako sa kanya. At baka meron po kayo, baka gusto nyo pong in-negotiate din si Tokmol TV sa mga coins na yan kung meron po kayo. So yun nga, mga coin holders, mga old coin holders, kung meron po kayo, i-message na po natin, makipag-transaction po tayo kay Tokmol TV. Ako din, willing po ako makipag-transaction talaga sa kanya. Dahil, hindi po biro yung ino-offer niya na halaga, syempre. And he is willing to buy. Kaya kung meron man kayo, sa mga nagtatanong po dyan, ito na po ang sagot sa mga tanong po ninyo. At huwag nyo pong kalimutan ha, follow nyo rin po ako, syempre, bago nyo po puntahan si si Tokmol TV. Mag-subscribe po kayo dito lang sa Vertu Show. Yeah.